maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sama. Amen. Ng Diyos sama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanyaring panalangin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Poon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patataging ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo, Poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi kukupas. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos sa kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang poong mahal, ang kanyang kabutihan, mapalad ang tumatahan. Sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kaniyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, ang kalinis-linisang asawa ni Maria. Sinabi po ni Saint Jose Maria Escriba na the greatest man ever lived ay hindi isang diakono, hindi isang pari, hindi isang obispo o isang santo papa. Siya ay husband, siya ay father, at siya ay worker. Bakit siya naging pinakadakila bilang tatay? Bilang tatay kay Jesus, bilang asawa kay Maria, at bilang tagapagtanggol nating lahat. Makikita natin sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng pagpapadala ng anghel. Apat na beses kung papaanong nakipag-usap ang anghel sa panaginip upang gabayan si Jose. Makikita rin natin sa mga sitas ng Ebanghelyo na walang salitang sinabi si Jose. Walang ingay. Hindi kailangang magsisigaw. Hindi kailangang ipangalandakan. Bagkus, tahimik na sumunod sa kalooban ng Diyos. Maaring at pwedeng iwasan ni Jose ang mga bagay na ito. Pwede niyang sabihin, hindi ako ang nararapat. Pero sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng kaniyang itinakda ay mangyayari at magkakaroon ng katuparan. Kung papaanong pinangalagaan ni San Jose ang batang Jesus at ang kaniyang asawang si Maria, tayo rin ay kaya niyang pangalagaan. Kaya nga po si San Jose ang patron ng simbahan, sapagkat tayo bilang kaniyang mga anak ay kaya niyang dalhin sa lugar kung saan ang biyaya ng Diyos ay umaagos at ating mararanasan. Si San Jose had made the right choice. Sa mga tatay na naririto ngayon, maging modelo po natin ang kababaang loob ni San Jose, ang tahimik na pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang pangangalaga sa pamilya ng Diyos. Napakarami na po sa lugar sa Pilipinas ang pinasailalim sa proteksyon ni San Jose. Noong isang araw lamang, doon sa General Trias, isang napakaraming housing ang ginagawa at tinawag nila itong St. Joseph's Village. Tayo pa kaya sa ating pamilya? Let us bring St. Joseph into our family. Kung papaanong pinangalagaan niya ang batang Jesus hanggang sa siya ay lumaki at panindigan niya ang sitwasyon ni Maria ay isang pagpapalang ibinibigay sa ating lahat.
na ang kaniyang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpapasailalim sa proseso ng Diyos ng kaniyang pag-ibig at awa para sa lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at puhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway, humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at sa gawa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog.
sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap
ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin O kami ang bayan mong nangangarap, gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway akayin mo kami ang bayan mong nangangarap, gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus yung sinisintang anak. Kay Jesus yung sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa March 21, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose ay iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, rangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.